When is an event historical? Yan ang topic natin today dito sa podcast, Conversations on Philippine History, Politics, and Society. Kailan nga ba nagiging makasaysayan ng isang pangyayari? Tinagalog ko lang yung sinabi ko pala kanina. Pero pag-uusapan natin yan dito sa 5th episode ng first series ng podcast. Ako si Aaron. Ako si Lee. At ako naman si Vec. So, 5th episode na nga tayo agad-agad. Ano? So, and for the past episodes, we have talked about a lot of topics dito sa ating History 101 primer of sorts. At bago natin sagutin yung tanong na when is an event historical, pag-usapan muna natin yung isang lagi-laging binabanggit na quotation at kung naniniwala ba kayo dito. History repeats itself. Actually, no, parang ang dalas nga na nababanggit yan yung parang nangyari na to ah. No, yung or deja vu ba? Deja vu yun, sis? Oo, pero hindi, di ba parang ganun din yun na parang nangyari na to ah. Oh. Interestingly, Air, nabanggit mo yung deja vu kasi just yesterday, I was watching this TED Ed video about deja vu. Apparently, scientists can't replicate the phenomenon easily. Kasi di ba, paano mo tatimingan yun na, ah, nangyari na to, yung feeling na yun. So they tried to experiment using virtual reality among others. And they found out that deja vu is a memory phenomenon, that we encounter a situation that is similar to an actual memory we have. It's just that we cannot recall that memory during that time. Kaya parang, teka, nangyari na to. So it's a glitch in the matrix. Yes. So, well, in that sense, para din siyang history repeats itself nga, no? Pero kasi kapag sinasabi natin na umuulit ang kasaysayan na parang cycle ng history or at least may mga aspeto mula sa nakaraan na nauulit, kaya sinasabi natin na history repeats itself, we really just, you know, say it figuratively at hindi talaga literally. Kasi history cannot really repeat itself. Laging merong ibang mga agents, may mga ibang characters na magkapagalaw ng kasaysayan. Kaya mapag-uusapan din natin in this episode, what moves history? Ganda nung pagka-phrase mo na what moves history, di ba? Kasi relevant yan dito sa topic natin today at sa pagsagot natin sa tanong na when is an event historical? Para masagot yung tanong na yan sa episode natin siguro ngayon, sisimulan ko sa pag-discuss or sa pagbanggit ng tinatawag na elements of history. Diba? Since we have mentioned before sa mga kwentuhan natin na history is a narrative as well, para mas madaling maisip yung tinatawag na elements of history, balikan rin natin ano ba yung elements of a story. Diba? Pag nagbabasa tayo ng isang kwento. So diba, sa isang kwento na binabasa or sa pelikula na pinapanood natin, laging may involved na characters, na story, or yung tinatawag na plot, no? Or, at syempre, meron yung setting, no? So, yung mga yun yung nagbibigay sa atin ng story, diba? So, in a similar vein, ganun din yung history. Dahil alam na natin from previous kwentuhan din na yung history is about humans and human society, unang element na babanggitin ko siguro ay yung characters sa isang narrative or sa isang historical event, no? So, humans, no? Yung dahil concern ng mga historians at mga social scientists yung pag-unawa sa humans and human society and human interaction, may ilan syempre na nagsasabi na yung humans, yung tao, yung pinakamahalagang element ng kasaysayan. Lalo na kapag tinitingnan natin siya from the vantage point of agency. No, yung agency, yun yung social science concept na nagsasabi sa atin na meron tayong kakayahan na magpasya at mamili. Diba? O kayo, pak. Kailan kayo huling nagpasya at namili? No? Anyway. Sana all pinipili. So, yun sa history, yung mga tao, yung isang element. No? Pero syempre, yung tao, the same as the characters in a story, hindi lang naman siya tatayo, tapos meron ng ganap. Diba? So although ganap yung pagtayo niya mismo, pero diba, kailangan may makabuluhan pang nangyayari. No? So syempre, may setting. No, ito yung nagtatakda rin ng saan magaganap, yung stage kung saan nagaganap yung story. So yung second and third elements of history, aside from the first element na yung tao, ay yung
second at third ay tungkol naman syempre dun sa setting, no? It pertains to time and space. No, syempre yung makaganapan sa kasaysayan at mga karakter sa isang istorya ay mayroong espasyong ginagalawan at nangyayari ang kanilang interaksyon sa isang partikular na panahon, no? Syempre alam natin na ngayon sa development ng mundo at ng technology and all that, no, kapag dinidiscuss natin ngayon yung space element sa history, kailangan mabanggitin din natin ngayon na hindi na lang siya confined dun sa physical space, 'di ba? So, syempre meron ng virtual space, may internet, 'di ba? At sa development ng history as an inquiry, we can even extend the idea of this space element to think about the mind, 'di ba? Kasi may mga pag-aaral din na tungkol sa ideas, no, sa mentalities, no. So yung space na tinitingnan doon yung mind, 'di ba? So yung time and space element, yung dalawang 'yan, they constitute the context of a historical event. So yung mga tao, kailangan natin maintindihan in this particular moment, in this context, no. So in a particular time and space. Kasi nakaka-impluwensya talaga yung context. Halimbawa, yung pag sinabi natin na yung EDSA People Power 1 at EDSA People Power 2, pwedeng may magsabi na cyclical, na may revolution ulit to ouster a government, ganyan-ganyan. Pero magkaiba sila kasi nung People Power 1 ay wala pang cellphones, no? Mga ganon, diba? Tapos, halimbawa, yung context din, it changes things, no? Kasi, halimbawa, may mga bagay kang, for example, hindi pwedeng gawin sa simbahan. Diba? Kayo, may mga naisip ba kayo na bagay na hindi nyo gagawin sa simbahan? Vec, ikaw? I'd rather not say. Oh, diba? Ang daming sinabi ni Vec, nothing is everything. Ikaw, Lee, may mga bagay ka bang hindi gagawin sa simbahan? Siguro hindi ako sisigaw, ganyan, or... Tama. Or hindi ako hihingi ng isa pang ostya. Masiba. Father ko tumako. Okay. Anyway. O sige. No? So, di ba? Or relating to Lee's example, sa library, di ba? Nakapasok na ba kayo sa isang library na parang nagsisigawan yung mga tao? Di ba? So, it only goes to show na yung context ng isang lugar, di ba? Nakaka-apekto sa action ng tao. Pero i-park ko muna yung thought na yan kasi nabanggit ko kanina yung agency, diba? Na ang tao ay may kakayahang magpasya at pumili. So paano siya ngayon kung yung context pala ay nakaka-determine din ng kanyang action, diba? Big question yun, no? So paano yun sa history? Anyway, yung last element na babanggitin ko, syempre yung resulta ng interaction ng characters sa isa't isa at yung interaction nila sa kanilang setting. No, dito na papasok syempre yung event itself. No, so sa history, tinitingnan natin yung events at yung change over time at sinusubukan natin ipaliwanag 'yon at sagutin yung mga tanong bukod na dun sa what happened. Binibigyan din natin ng sagot at paliwanag yung how it happened and why it happened. So dahil katulad ng isang story, yung history ay mayroong elements. Kapag nagbabasa tayo ng isang historical work, ng isang account about the past, yung isang skill rin na kailangan natin ma-develop, yung kakayahan na ma-distinguish natin yung elements of history within this account. No? So, kailangan sa isang historical account, malinaw sino yung involved, ano yung nangyari, saan at kailan nangyari. Kasi kung makuha na natin yung scaffold na yon, yung elements of history, yung building blocks na yon, mas magkakaroon tayo ng conversation about the how and why an event happened, 'di ba? So hindi lang tayo titigil dun sa what happened. So balikan ko yung kaninang discussion natin about deja vu and kung nauulit ba yung kasaysayan. Obviously, pag tinignan natin yung elements of history, 'di ba? Nagbanggit ako ng apat, no? So yung tao, which are the characters, yung context na time and space, at yung event itself. No? So, pag tinignan natin yung elements of history, may isa doon syempre na hindi nauulit, di ba? Yung time. So, technically, kung titingnan natin yung elements of history as building blocks of a historical event, no? History does not repeat itself. Kasi kahit anong gawin natin, magpapatuloy yung lakad ng panahon.
'Di ba? Hindi niya tayo hihintayin. So, kahit na mag-usap ulit tayo bukas, wearing the same exact clothes, talking about and saying the exact same things at the exact time of day, ang bukas ay hindi ngayon at ang ngayon ay hindi kahapon. 'Di ba? No? Mm. Pak! You know, that reminds me of this Greek philosopher Heraclitus. Sabi niya, no man ever steps in the same river twice, for it's not the same river and he's not the same man. Oh, 'di ba? Pak din. Exactly. 'Di ba? Katulad nung discussion natin, yung example pala na binigay ko kanina, yung people power one, people power two. 'Di ba? Pwede na yung mga taong nag-rally nung people power one ay nag-rally ulit nung people power two. 'Di ba? Pero kung nung people power 1 ay 18 sila, hindi na sila 18 nung people power 2, 'di ba? Yes. So may mga ganun tayong kailangan maunawaan, no? So they may have similarities in this particular aspect, pero history does not repeat itself kasi nga the context element of history, 'di ba, places that emphasis of every historical event as something unique, diba? Yes. That happens in a particular moment in time. No? So, balik tayo dun sa pinarkong tanong kanina. Diba? Sinabi ko kanina na mahalaga nga yung pagtingin dun sa agency ng tao. Pero mahalaga din yung pagtingin doon sa context. Diba? Lima, hindi nga tayo pwedeng magsigawan sa library. Pero technically, pwede naman natin gawin yun. Diba? Wala na, pwede ka namang sumigaw sa library, 'di ba? Pero bakit hindi mo ginagawa? So paano ngayon 'yon? Paano yung agency kung nadedetermine pala ng context yung action? 'Di ba? So yeah, sa usapin nung distinction between the agency or the individual and context. Yung tanong diyan ay which of the two actually makes history happen? 'Di ba? So, or more precisely, how do certain historical events take place? So, ang philosophical ng tanong na to, ano? Pero 'yan ang isa sa mga para sa akin exciting na aspeto ng pag-aaral ng history, eh, yung mga mas philosophical and theoretical na underpinnings niya, 'di ba? So, I think nabanggit natin in the earlier episode that history is not just the study of the past. So, it is actually also the study of causes. So, the premise behind this idea is that all events happened because of an earlier event. So, an earlier event actually caused it. And yung idea na yan, na merong isang bagay na nagbubunsod, na nagsisilbing dahilan para mangyari ang isang bagay, ang tawag natin dyan ay determinism. So, yung determinism, basically, binabasag niya yung sinasabi ni Aaron kanina about how certain agentic forces or individual agency determines or decides upon himself kung ano yung gagawin niya o kung ano yung mangyayari. So from the root word determine, determinists believe that the things that we do and the things that happen to us are determined by actions and by factors that have been determined before us. Na nandiyan na at wala ka nang magagawa doon. So halimbawa, sa kasaysayan natin, si Ninoy Aquino. So, kilala naman natin si Ninoy. So, he was the most prominent opposition figure nung panahon ng diktatorya ni Marcos. He was arrested, he was imprisoned by a dictator, and while in detention, he had heart problems and was permitted to go to the US para magpagamot. So, cute yung kwento na yan, eh. Parang kinukwento niya, dinalo doon siya ni Imelda. Ninoy, do you want to go to the States? And sabi ni Ninoy, sure. So, and off he went to the US with his family. And they stayed in Boston for 3 years until 1983 when he decided to go home. So, alam naman natin na paglapag pa lang ng eroplano at pagbaba niya, he was shot dead in broad daylight sa tarmac mismo ng Manila International Airport. So, itong example na to, para sa mga determinists or para sa mga naniniwala sa idea ng determinism, what happened to Ninoy was something caused by a chain of events that led to his assassination. And it was something that was inevitable. Diba? So, for determinism, kaya nga ang determinism, minsan it is being put alongside fatalism, eh. Yung idea na the things that happen to our lives are determined by our fate or destiny. So there's nothing that you can do about it. So in this case, diba, for determinists and for fatalists, Ninoy was actually fated to become a martyr. So
Para mas maintindihan natin yung idea ng determinism, siguro mas maganda rin na pag-usapan natin yung conceptual opposite niya, which is the idea of libertarian free will. So yung idea naman ng libertarian free will, sinasabi na every action and every decision that we make are determined by nothing else aside from our free choice. Rational choice. O pinipili natin yung mga nangyayari sa atin. Individuals are the ones who decide the course that their lives would take. So, for example, yung decision nyo ng mga ibang bansa at pumunta sa Japan at Belgium ay mga bagay na ginawa nyo based on your individual wills. Kaya huwag kayong magreklamo sa akin, anlamig sa Japan, na sub-zero sa Belgium, kasi pinili nyo yan. sabi ng mga libertarian free will. Nothing caused you to do it. No one told you to do it. It was your choice that led you to the place where you are right now. So when applied to the question, how does history take place? Libertarians would say that, you know, history is primarily driven by individual choices or individual actions. So balik tayo dun sa example ni Ninoy, ano? They would say that Ninoy knew the dangers awaiting him on his return, pero pinili niya pa rin na bumalik ng Pilipinas. Or that on the other side of the coin, pwedeng sabihin na it was the mastermind's individual decision that led to Ninoy's assassination. Pero syempre yung mga determinists, ang sagot nila dyan ay Ninoy's death was brought about by his decision to go home, which was caused, and that decision was actually caused by circumstances of the time. So kung wala namang diktatorya in the first place, hindi naman talaga siya magiging martir. So simply put, determinists argue that history and the events that constitute it are caused by prior events. So it ought to be caused by something else that falls outside our choices bilang mga tao. Yes. Outside our free will, so to speak. So within determinism, meron pang ang distinction yan eh, between heroic determinism and social determinism. So yeah. Ito ay mula sa sociologist na si Piotr Stompka. Tama ba li yung pronunciation ko? Piotr. Ay, Stompka. Yeah. Piotr Stompka. Stompka. Basta si Stompka. Google nyo, pero mahirap yung spelling. Bahala na kayo sa buhay nyo. Link natin sa blog. So within determinism yan, meron distinction si Stompka ng heroic and social determinism, ano. So on the one hand, sabi ng heroic determinism, meron lang talagang mga tao who are predisposed to historic deeds. Talagang great individuals lang talaga sila. So talagang may mga pinanganak na pinagpala, ano. So they were determined by that individual greatness. So for example, si Rizal, talagang pinanganak lang siyang heroic. Or minsan, diba? Diba, Vic, pwede rin nga na bukod dun sa heroic determinism, kapag Marxist naman na economic determinism, diba? O, isa pang uri ng determinism, diba? Na determinism yan. Na, baka yung mga heroic determinists, meron kasi silang mas maraming choice to begin with dahil mas maraming privilege na in-afford sa kanila. Oh. Social determinism is actually closer to Marx's economic determinism. Mm-hmm. Kasi ang sinasabi naman ng social determinism, yung individual greatness ay dinadetermine niya ng kanilang konteksto at ng kanilang circumstances. Mm-hmm. Which would include, I guess, social circumstances, economic circumstances. So sinasabi na, halimbawa si Rizal, kaya naman siya nakagawa ng mga dakilang nobela ay dahil yun ang tawag ng panahon. Okay, that time was ripe for a kind of work that would have such a great historical impact. So, kaya may explain din, kaya bakit madami silang magbabarkada noon na naging enlightened at nag-develop ng egalitarian and the earliest nationalist aspirations. Kasi kung sa heroic determinism, parang ang hirap namang i-argue noon, ano, na nagkataon lang, same period or same decade, ipinanganak yung mga magiging bayani natin. Diba? Mm-hmm. So, sobrang uncanny naman ng ganong klaseng coincidence. So, basically, okay, determinism states that historical events take place because it was determined by prior events. It was inevitable. So, history thus, it's really the study of causes. Kasi kung ganun nga, yung argument natin, dito papasok yung halaga. Kung ina-argue natin that, you know, history or historical events are caused by something else, dito papasok yung halaga na maitala yung kasaysayan in a correct chronological order. Kasi how will you be able to establish causation kung hindi mo alam kung ano yung tamang pagkakasunod-sunod? So dapat alam natin what happened before and what happened because of that. Yeah. After. Kaya nga Vic, kaya din lagi pag nagsistart ako ng CAS 1 class, yung first activity ko lagi ay diagnostic exercise sa mga estudyante ko na papagawin ko sila ng timeline ng Philippine history. Mm-hmm. Para lang, diba, mag-gauge natin kung aware sila dun sa
pagkakasunod-sunod ng events. Kasi mahalaga na right. yung scaffold na alam nila na nauna ang American colonization sa Japanese occupation. Napaka-crucial na alam nila yung ganong pagkakasunod-sunod para mas maunawaan nila yung event. Yes. At doon naman magpo-flow from there, doon naman magpo-flow yung logic ng kasaysayan eh. Mm-hmm. Diba? So, doon sa ganong klaseng chronology. Kaya din cautious din ako doon sa minsan sa claim na yung humans yung pinakamahalagang element of history. Kasi... anthropocentric, gano'n? Oo, minsan ang argument ko doon, bakit ba tayo mag-hierarchize nung elements? Kasi mahalaga nga yung context eh. Diba? Kasi gumagalaw yung tao in a particular life world. Nabanggit niyo yung chronology kanina, no? It's actually one of the more fundamental things we study and we are taught in history. Kasi a grasp of chronology is a fundamental skill of any historian. And by chronology, we mean here what happened and in what order. Pero bakit ba ito importante? Bakit nga ba baliw na baliw sa chronology ang mga historians? Kasi, you know, to write history is to understand and illustrate the interconnections between event A and event B. We are in the business of understanding cause and effect. The exact order of which events occurred allows us to string these events together and then step back, pause, and try to see the big picture. Mula doon, we can find out, kaya pala nangyari itong event A kasi nangyari yung event B. Tapos, ang resulta naman nito ay yung event C. Kaya mahalagang maunawaan natin as students of history na hindi natin pwede basta-bastang gawing memorization test ang pag-aaral ng kasaysayan. Kasi, anong gamit na alam mo halimbawa yung Declaration of Philippine Independence, yung date, 1898, diba? Kung hindi mo naman alam kung ano yung nangyari after it, or kung ano yung mga events that led to it. Ito yung tinatawag na time sense, kumbaga. Ideally, dapat nakikita natin na ang bawat pangyayari sa kasaysayan ay nangyayari ayon sa perspektiba ng panahon. To think chronologically is to distinguish between the past, the present, and the future. To identify the temporal structure of a historical narrative and establish the temporal order of events. As students, dapat din we are able to measure and calculate calendar time. Days, weeks, months, years, decades, centuries, millennia. To do all this, we must look at the structure and the order of the events in the historical narrative. Ganda rin nung sinabi mo dun sa ability to calculate time, no? Kasi pag alam natin yung sense ng differences na yon, 'di ba? Yung nuances ng days, months, mas madali natin mauunawaan that a revolution doesn't happen overnight. Alam mo yon, yung mga ganong yes. pananaw, 'di ba? Kaya mahalaga yung time sense na yan eh. At lagi nababanggit yung isang skill nga ng pagtingin at pag-unawa sa chronology. I remember during an earlier episode, we also defined history as narrative. In fact, nabanggit mo rin yan, Aaron, this episode. And for it to be a narrative, dapat ma-establish natin yung pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Parang simple lang naman siya eh, no? We start from the smallest of scales when we talk about time and narrative. Halimbawa, when you write about your day in a diary, kung uso pa ang diary, or blogs, kasi yung iba parang ginagawang diary ang Facebook eh, no? Or Twitter. Anyway. When you write on your diary, you imagine your day from the time you wake up until that moment na nagsusulat ka na ng diary entry mo. Compare that to when you are tasked to write an autobiography o yung talambuhay. I remember writing one when I was in high school. I think I was 13 or 14 years old during that time. You narrate the story from when you were born hanggang sa point na nagsusulat ka na ng talambuhay mo. But when we talk about time in the scale of the life of a community, a town, a city, a province, or a nation, parang hirap na, no? Parang hindi na siya ganun kadaling i-imagine. Mm-hmm. You just narrate the story of your life kapag pinag-uusapan natin yung diary or yung autobiography. Pero paano kung ang pinag-uusapan nating scale dito ay yung scale ng 6,000 years of human civilization or 200,000 years of the Homo sapiens history? Parang nakakabaliw, di ba? Pero kung babalikan natin yung smallest scale kanina, yung writing a diary entry, writing about your day. Interestingly, when one writes a diary entry, you start with, I woke up this morning, I brushed my teeth, I went to school, I ate lunch, then in the afternoon, I met up with my friends, and so on. But what you are actually doing is you're periodizing. As in, you are dividing those 24 hours into chunks that make sense to you.
Morning, time in school, time for lunch, afternoon, time you met with friends, etc. Believe it or not, it's the same thing we do when we talk about time in history. We divide it into periods. Periodization is another very important process in the study of history. How do you make sense of time when you talk about 2,000 years of human history? You divide time into discrete quantified blocks. Pero how do we do that? In world history, at least in the subject taught in high school, we have periods like the Stone Age, the Bronze Age, the Iron Age, and then ancient civilizations, the Middle Ages, Age of Exploration, the Renaissance, and so on. These are all periods that seek to make sense of the world's past. In Philippine history, meron din tayong periods like, you know, early Filipino communities, and then the Spanish colonial period, the U.S. occupation, World War II, post-war period, martial law, post-martial law, etc. Alam nyo na yan. These are all ways by which we can understand the past by arranging the events chronologically and attempting to identify specific milestones in history. Actually, there are many ways we can periodize history. Depende sa kung anong theme or sa ideological inclinations na susundin natin. Halimbawa, one way of periodizing Philippine history is by looking at colonization, which is the traditional way to do it. Another example is by looking at the development of the Philippine state, like what Abinales and Amoroso did in the books State and Society in the Philippines. Pwede rin, halimbawa, we talk about political history of the Philippines by looking at the terms of the Philippine presidents as distinct periods. Pero may problema sa ganong periodization eh. Actually, yung mismong business ng periodization, it's quite contentious. Halimbawa, the way we periodize world history, it's very Western, na parang umiikot yung mundo sa Europe. Nung nagkaroon na ng Estados Unidos, parang nalipat doon. Parang ganun yung nangyari. Saka yung ano, yung, di ba dati, yung pagtatala ng before Christ, yung BC, before they changed it to before Common Era, very Christian-centric. Di ba? Yes. Anong pakinong mga non-Christian sa... Exactly. Ba't mo dinidescribe yung panahon nila na BC at, di ba? Pero yun nga, nawalan na rin na tayo ng choice. So parang feeling ko hinanapan na lang nila ng secular way to describe that. Eh. Pero dahil nag-stick na rin yung ganung way ng pagtingin sa BC, sa before Christ, and Anno Domini, Year of the Lord, naging before Common Era. Pero parang it is the same. Pero kasi convenience na yung usapin din dito, I think. Sobrang interesting itong discussion na to on periodization at paano siya dinadetermine. So power play din siya kung sino yung definitely may dominant na boses sa historical discourse. Nag-determine siya ng historical period. So exactly. Sinasabi nila kanina na ideological din. At pati yung pagtingin sa kasaysayan din. Kasi in the context of the Philippine traditional periodization, we refer to the Spanish, American, Japanese periods. It's very colonizer or occupier-centric instead na nakafocus sa ating mga Pilipino. Exactly. Kaya pre-colonial, di ba? Parang yung anchor mo pa rin or yung ang pinagmumulan mo pa rin ay yung colonial period because you describe it as pre-colonial. Diba? Yung mismong panahon na tayo lang yung nandun, you still base it on the colonial experience. Kasi halimbawa, when you look at it from the perspective of Muslims in the Philippines, i-argue nila na yung colonial history namin hindi nag-start nung 1521 kasi hindi naman kami part ng Pilipinas noon. Diba? So may ganong perspective talaga. Pero yun nga, kaya alalahanin din natin na all systems of periodization are arbitrary. These periods are abstractions and they serve only to make the lengths of times convenient for us who study history. So if I'm gonna summarize yung chronology at periodization discussion ko, paano nga ba ito sinasagot yung tanong ng episode natin? No? I mean, when is an event historical? Maliban sa convergence ng different elements of history like time, actor, place, an event is historical if, one, we can trace it from another historical event, two, if it leads to another historical event. Therefore, chronology and periodization are important ways by which we know the historicity or the quality of being part of history of any event we deem historical. All right. No? So in this episode, in this kwentuhan of podcast, no, we discussed how to look at history as a narrative and understand history as an event in terms of looking at the elements of history, at binanggit natin na may mga elementong kailangan natin makita sa isang historical account para magkaroon ng sense or ng pag-unawa doon sa event. At yung interaction nila
complex rin at complicated kasi may usapin ng determinism at structure and agency. Ganun din, kapag nagtatransform na ang isang event into a narrative, malaki yung papel na ginagampanan ng historian dahil siya yung nagpo-process ng story into parts. In a way, nagko-compartmentalize into periods, di ba? And with that, we end another episode of PODKAS. Salamat sa pagsali sa usapan natin in this episode. Sa susunod na episode at sa series finale, episode 6 ng ating History 101 series, sasagutin natin ang tanong na, where does history take place? So mukhang very interesting ang magiging usapan sa susunod nating episode. So ituloy natin ang kwentuhan online. Please check out our freshly minted website, www.podcast.org. And also please like or follow us on our social media accounts and pages. Please subscribe to the podcast through your platform of choice. At basta, check the description na lang for more information. So again, thank you so much for listening and have a good day!